super creamy ng ating mac and cheese. Kain! Hi everyone! In today's video, we're gonna making here a very simple, easy, and of course very yummy baked mac and cheese. So here are the ingredients. Ito siya ay mac and cheese na siya, may na siya, cheese. Then of course gagamit tayo ng evaporated milk, all-purpose cream para sa mga walang heavy cream, and then cheese, mozzarella cheese, I have the ordinary cheese, and butter. Gagamit tayo ng mga pang seasoning or mga herbs. Italiana, parsley lang. So, lang siya. Optional lang to. So, eto, na tayo na water. Boiled na para ma-boiled din natin yung ating pasta. So, ayan. We're ready po na dito sa ating lutuan. And in a few minutes, pakuluan natin siya at cover natin. And try natin yung open. First time po talaga siyang gamit ng ganito. Kasi nakapag mac and cheese na ako, pero pasta talaga na from the scratch. So, eto. Ayan, hindi ako marunong mag-open. Eto pala yung laman nito. May na siya. Ito yata yung cheese na mixed powder na. And then, ito yung kanyang parang mac and cheese na pasta. At yung nagamitin natin, pwede namang ito lang. Pwede na ito siya. Sapat na siya kasi ready to cook. And mix na lang siya. Kaso lang, gusto ko din siyang mas creamy, mas cheesy, and mas yummy. So, ayan. Gagamitin natin ang ibang ingredients or nadagdagan natin. Ayan, let's wait for the pasta to boil. And ito pala, dagdagan ko siya ng konting all-purpose flour. So done! Ang second cheese. O diba, ang dami na natin cheese. Kaya nga, mac and cheese. Kasi puro cheese. And then ito is cheese pa din. Yung ready cook na from the pasta. Ayan. Cheese pa rin. Let's wait na lang sa ating pasta. Ayan. So, pwede na itong ating water. Pakulo naman na ito siya. So, ayan. Matagal lang siya kumulo dahil sa ang kapal talaga ng na yan. Lalag yun. So, ito na yung ating macaroni pasta. Mac and cheese pala. Pasta. Halo-halo na lang natin siya dito. Ayan, maliliit kasi siya. So, ito yung nagamit ko. And, pakuluan natin ng mga 5 to 15 minutes. Ayan, so, malambot na siya. Tender and soft na yung ating pasta. Pwede na natin siyang i-drain. Ayan, nabang naka-drain yung ating pasta, is gagawin na natin itong ating mixture. So, unahin ko itong butter. I-melt natin. Lagyan natin ng konting flour lang. Hindi ko nga siya uubusin. Pampalapot lang din siya. Ayan na. And then, yung ating cheese. So, ito yung ating mozzarella cheese. And then, ito yung ating salted cheese. Ordinary cheese lang siya. Hindi ko siya uubusin kasi later itatapping ko pa yung iba. Meron naman na cheese dito sa may yung mixture ng ating pasta. Ayan. Ito yung ating cheese na naka-package sa ating mac and cheese pasta.
pasta. And then, ang 1 cup na milk. This is the evaporator yung ginagamit ko na milk. And then, mix together. Mix lang natin. O, diba? Super creamy na natin. Pasta. And habang ganyan siya, pwede na natin lagyan. Lagyan ko nitong Italian seasoning lang siya. Pampa. Lasa sa mga pasta recipes. And then, of course, hindi natin kalimutan yung ating black pepper and lagyan ko natin siya ng paprika powder. And then, i-mix together. Masarap yung flavor. So, ito yung ating pasta. Pwede na natin siyang ilagay. No need to rinse water na pala nito. Ayan, meron siya. Mag-drain. Mix lang natin. Oh, so creamy na siya. Ayan, shot natin. Wala akong heavy cream. So, yung ilalagay natin is yung ating all-purpose cream. Ayan. And I think ano na siya. Ayan, super creamy na talaga siya. And tinikman ko na siya kanina. Super sweet na yung lasa. Hindi ko na siya kailangan lagyan ng salt. Kasi yung ibang cheese kasi dito is ano siya, salted na siya. So, I don't like din kung ano, super alat. Kasi gusto ko lang medyo tabang yung type ng aking mac and cheese. Tingnan nyo naman yung aking cheese. Diba? Yan, mga 2 to 3 minutes and it's all done. Ayan, so this is perfect na. Ito na yung ating mac and cheese. Pwede na siyang kainin. Perfect. Super creamy. Lagyan natin or buburan natin itong parsley leaves, dried leaves, para mas sexy tingnan. Mas delicious tingnan. And etong ating cheese, i-ano natin siya dyan sa dalawang ano to, klaseng cheese. So, cheesy na siya masyado, pero ipapa-cheese pa rin natin. Ayan. Ito yung mozzarella cheese at saka yung ordinary cheese lang. Ayan, ready to bake na to siya. Ayan. Sabi din si Top. So, naka-bake na yung ating mac and cheese. Ayan. 15 minutes. Okay na yan siya. Ayan. Yeah, let's check our baked mac and cheese. So, it's almost done na. Pwede na to siya. In 1, 2, 3 minutes, kakainin na natin. Ayan. Tanggalin na natin sa ating it's done. Ayan. Oh, super bango. Ayan.
Let's eat. Super creamy ng ating mac and cheese. Kain. Let's eat. Eat. Diba? Super. Yum. Yummy. Creamy. Yep, no? Yep. Grabe, sobrang sarap. Promise. Worth it. Super sarap talaga, promise. Try yung recipe na yun. Nagdala natin ang magyako tayo. Kasi nakapasta at cheese tayo. Ayan. Sarap din mo. Grabe, sobrang. That's it for today. See you next time. Bye. Grabe ka sarap. Sarap na hindi inaakala. Thanks for watching.